Every 2, Every 3, and everybody! My name is Clardie! So mga kablagadads, welcome to my YouTube channel! YouTube account? YouTube vlog? Basta YouTube! So guys, alam naman siguro natin na laganap na ngayon sa buong mundo ang sakit o virus na tinatawag nating coronavirus or tinatawag nilang COVID-19. Kaya guys, kailangan natin ng protection at mag-ingat sa ating sarili para hindi na ito lumaganap sa ating kapwa-tao o kahit sa ating pamilya, mga kaibigan o kahit sino man. Alam nyo ba na ang coronavirus guys ay nagsimula ito sa Wuhan, China? At kalaunan ay lumaganap na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, especially dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Kaya guys, tuturuan ko kayo ng 10 simpleng pamamaraan o paano tayong makakaiwas sa sakit o sa virus na tinatawag nating coronavirus. Oh no! So, ito na guys. Simulan na natin. Tip number 1. Magsuot ng protective mask tuwing lalabas tayo ng bahay. Kaya ito ang ating mga mask. Tada! So, ngayon guys, meron tayo ditong 2 uri ng mask. And then, meron din tayong eyeglass, headset, and of course, tissue. Ang paborito ng lahat. Okay guys, so, meron tayong surgical mask at saka customized mask na nabili lang natin sa online. So, pagsuot dito guys is ganito lang. Simple lang, di ba? Tapos, buka mo lang ng kunti. Ayan, Mortal Kombat yan na. So, ito nabili ko ng 30 pesos. At ito naman, 35 pesos. Siguro may design, di ba? So, dito sa 30 pesos, tela lang siya guys. Actually, para lang siya sa dust, for protection for dust. Guys, kukuha tayo ng tissue. Counting tissue din, lagay natin sa gitna. Ayan. See? At tapos, ilagay natin sa ating bibig. Alam niyo ba guys, na ang virus ay hindi lang sa bibig o sa ilong pumapasok. Maari din siyang sa mata o sa tenga. Kaya, kung lalabas ka naman, mas mainam or mas maganda pag gumagamit ka ng eyeglass or shades o kahit ano man. Ganito lang yan. See? Simple lang. And then, pangalawa, headset. Kasi open force, o open naman tong talinga natin, hindi lang tong mata, at ilong at bibig. Mas mabuting maggamit tayo ng headset. Mag-listen-listen lang tayo ng mga music. So, mata, tenga, ilong at baba. Safe na from coronavirus. A few moments later. Ayan. Nakain ko pa guys. Ang tissue. Pero ngayon, next step natin, tip ko number 2 is ang paggamit ng sanitizer at ng alcohol. Eto na guys, tip number 2 natin guys is gumamit ng mga alcohol at ng sanitizer. Malaking tulong to para supuin ang coronavirus o kahit anong bakterya na dumadapo sa katawan natin. Suggest ko guys, pumili kayo ng alcohol na may 70% solution. Epektibo yan guys. So, since ngayon meron na tayong scarcity or kakulangan ng produkto ng ating mga alcohol, mas mainam guys, so maganda yung gamitin. Magkuha kayo ng extra bottle na may spray. Tapos, simple lang guys, refillan nyo lang guys. Ito lang ang gawin nyo, diba? Refill na refill lang. Ayan, refill. Kunti-kunti lang tayo guys kasi nagpakaubusan na. Ayan, namalipas ako. Oh my God. Ito pala ang takip. So, ito na. Spray lang. Spray mo lang sa kamay mo guys. Importante sa kamay kung saan ka naghahawak ng mga bagay-bagay, ng mga bintana, upuan, o mesa, o kahit saan man, sa kahit especially pag lumalabas ka ng bahay, yan, spray mo yung katawan mo guys para umalis talaga yung coronavirus na yan, yan. Ayan. Okay, di ba? Tip lang to guys. So, ang ating tip number 3 guys, is ang pag-inom o pag-maintain ng mga vitamina at ng mga gamot para sa ating katawan. Eto na. Ngayon ay ang ating tip number 3. 3.
meron ako dito, handa ako palagi ng... So guys, meron ako mga vitamins, meron ako mga vitamin A, vitamin C, ayan, meron din ako dito mga basic. Anyway guys, kailangan handa tayo guys. Ay, ang pag-take dito ay nakaka-maintain ng ating immune system para maging malusog at malakas sa pangarawan natin para sa pagsupo ng coronavirus na yan. Kaya, try natin mag-inom guys ng vitamin C. Importante ang vitamin C guys. Inom na inom lang tayo guys. So guys, we are in our tip number 4. Charot. So guys, tip number 4 natin guys is maghugas parati ng kamay. Sabi nga ng World Health Organization is maghugas na tayo ng kamay in 20 seconds above para mas maganda at para masugpo natin yung corona yan. So guys, gamit ko dito ngayon ay itong sikat na sikat na safeguard kasi it kills a 99.9% of germs daw sa kanila. So guys, hugas-hugas din ng kamay pag may time. Ayan guys, hugas. Pwede pong maligo dito. Dapat ganun daw guys. Oh, ganyan. Ganyan, sabi yan nila guys, para daw maging malinis at huwag tayong maghawak ng hawak kain saan guys. Ayan. Ayan, wala nang virus yan guys ha. At gumamit tayo ng malinis na towel. Charot. Ayan, ito yung towel na guys. So, tapos na tayo ng hugas at punta na tayo sa ating tip number 5. Ay ngayon, atin ang gagawin ang ating panglimang tip para sa inyo guys. So ang gagawin natin sa panglimang tip natin ay, of course, ang favorito ng lahat, ang mag-ehisisyo or mag-exercise. Okay, ngayon ready na ating sauna suits para sa ating Zumba at saka sa ating exercise. Let's go! So ayan guys, ang hirap-hirap talaga mag-exercise pero nakakaganda ng katawan at paglaban din natin yan sa coronavirus. So ngayon ang ating pang-anim na tip ay mag-inom ng maraming tubig. Drink a lot of water, plenty of water guys kasi nakakatulong ito para i-digest at mag-strong ating katawan, right? So inom lang tayo ng 8 glasses a day sabi nga ni Kuya Kim. Kaya inom tayo guys, inom talaga inom. Lasing na ako sa water. Guys! Pero para to sa coronavirus. Charot! Tip number 7 ay dapat nating sundin at dapat nating gawin. Ito ang mag-update sa social media at sa television sa mga balita kung anong nangyayari sa ating lipunan. Especially tungkol sa coronavirus. Kaya ito guys, pumunta ako sa Twitter ko guys and then nag-type lang ako ng hashtag COVID-19. So, makikita natin ang mga latest update. Guys, update. Ito pa manood, dapat tayo ng balita. Let's watch news, guys. Guys, kailangan tayong maki-update sa mga balita para alam natin ang nangyayari sa lipunan tungkol sa coronavirus. Kaya, watch din, guys, pag may time. Hey, I'm here! So guys, let's do our 8 tip kung saan gagawin natin ang social distancing. So our government guys, nag-implementa sila ng social distancing na kung saan 1 metro o 2 metro ang layo ng bawat isa. Kung tayo ay pupunta ng mall, ng opisina, o ng restaurant o kahit saan man, so kailangan natin sunodin ang batas guys para ito sa atin. Kaya gagawin natin itong social distancing. Let's go! So ngayon, nandito tayo ngayon sa Sandawa, Davao City para ma-experience ang social distancing. Sasakay tayo ng jeep guys. Social distancing. So guys, nandito tayo ngayon sa isang bangko para mag-withdraw. So, kaya na sinabi natin, social distancing, distancing kailangan natin sundin. Ito. 1 meter bawat tao. Diba? Ayan. Uy!
andyan pa pala kayo. So, ngayon ay gagawin na natin ang ating pang-syam na tip. Ito ay ang home quarantine. Ito ay pinapatupad ng batas ng ating pamahalaan na tayo ay manatili sa ating mga tahanan. Kung being with the family, right? Kasi importante ang home quarantine para maiwasan natin ang coronavirus. Ito na guys, home quarantine. Basa tayo guys. Basa is life. Guys, mas mabuti matulog na lang tayo para fresh, hindi hagar. Home quarantine po. O di kaya ay magpaganda, mag-makeup. Para naman fresh. Kahit nasa bahay lang, fresh pa rin, di ba? Pero last na po to guys. Pang-sampung tip po natin. Walang iba kundi ang prayer o ang magdasal. Guys, kahit anong gawin natin guys, mas, alcohol, vitamins, kung ano man, kung wala tayong dasal, baliwala ang lahat. Magdasal tayo, magbasa tayo ng Biblia, at higit sa lahat, manalangin tayo na sana, sooner or later, mawawala na itong virus. Ito, yun lang ay mga example o mga kunting payo na galing kay Clardy na sana ito yung gawin nyo para sa kakabuti ng lahat. At, of course, hindi natin kakalimutan sumunod sa payo ng nakakatanda at ng ating pamahalaan. Dahil para sa lahat ito, para sa atin, para sa bayan, para sa atin lahat! Mga ka-vlogadad, thank you so much for watching my video. Sana may natutunan kayo at please don't forget to subscribe, comment, and like para sa aking mga susunod pa na video. Thank you so much. I love you all. At ako ay nasasabi sa inyo na galaw-galaw para ang buhay ay wow na wow. Thank you. Bye-bye.